Guys, welcome na naman po sa isa nating episode ng Maximus Love TV. Ito po ulit si Lucas. And for today's episode, first time po natin magtatos ng ating mga warriors. Ilang po ibo natin ngayon. Lima lang po ilalaban ko sa North ngayon. And good luck po sa kanya. Samahan niyo po ako, guys. Mabilis siyang shoutout po kay Sir JR Orclinaria ng Bohol Pigeon Fancier Association, kay Sir Noven Dulva ng Sorsogon, Amiel John Taunan ng Oriental Mindoro. Also shoutout to El Padrino Lo from California, USA. Shoutout din po tayo kay Sir Anton Medina ng Kingdom of Saudi Arabia. And last but not least, Sir Edward Mapusaw ng UAE or United Arab Emirates. Motorin na natin para mabilis. Maganda naman panahon. Medyo umulan kagabi. So yan, medyo clear na sky. Maya-maya, maaaraw na. Yan, samahan niyo po ako, guys. First time lang nilang nilagay sa training box. So yan, mapag-ahalata mo na ano. Unang toss pa lang. Tendency kasi ng ibon pagka ano, first time nilang mag-toss, yan, medyo magulo pa sila sa training box . Pero pagka nasanay na sila, ayan, alam mo na, parang ano lang yan . Parang chicks lang yan . Mareklamo sa umuna, pero pag nasanay na, okay na yan. Good luck sa inyo. A few moments later. So guys, good morning. Dito na po tayo sa ating designated area ng pagkahagisan natin. First toss, Giginto, Bulacan to Quezon City. Maganda pa noon. Tapos po tayo, make sure na ano yung ibon natin, malawak yung pagkahagisan niya. Para walang sabit. Alam mo naman, masarap pag walang sabit, di ba? Paano masabit? Pasok na sa. Kaya, pahingan lang tayo ng konti. And then maya-maya, tapos natin ibon natin. Pauwi na po tayo sa Quezon City. Siguro, hanap lang tayo ng lugar na pagmemeryenda natin. Tapos, ayan, magtotos pa tayo ng mga ilang ulit pa bago tayo magsampa sa track. Yung mga tropa natin, mga kalaban natin sa club, mga ano na yan . Nagsipag-unang toss na hanggang Concepcion, Tarlac na sila. Nebaisia, Agapan, yan. Pag-aagis sila. Pero tayo, first time lang natin, Giginto, Bulacan to Quezon City. So, ayan, malalaman natin kung makakabol yung mga ibon natin sa karera. Exactly ano na lang . Less than 7 weeks before derby na lang. First time pa lang natin magtotos. Kaya guys, samahan niyo po ako sa mamaya. Pag uwi natin, tingnan natin makakauwi sila lahat. Hindi pa masyadong ibon, naninibago pa. Kapaligo pa lang yan. Pagkatapos kanina pag kawala natin, supposedly liliparang agad. But since yun, medyo nagkaroon pa sila ng shock. First time nilang nilagay sa training box. First time nilang inagis. So hindi nila alam kung anong nangyayari, but syempre instinct na lang ibon, once pinawala mo sila, uwit na uwit po sila. Yung nga lang, pag totos po tayo, especially sa death, pag malayo po yung laban, unti-unti lang po, step by step po yung training natin. So from around 20 kilometers, itataas natin ng 30, 50, tapos ang panan natin ang track, 80 to 100 kilometers, ilang toss, derby na kagad. So yan, sikreto ng mga gwapo, i-reveal natin bakit ganun. Toss muna bago mag-track. Mga hindi pa nakasubaybay sa mga previous video ko, last episode po, tinalay ko yan, bakit kailangan ko mag-toss. Stay tuned guys, may update ko po kayo kung nakauwili man natin from Giginto, Bulacan, unang hagis. So yan guys, check natin, kompleto ibon. Yung dalawa, inabot ako pa sa labas, nagka-stampar, moronda pa ulit ngayon. Sana, oo. Bitin pa sila sa lipad. Mayan, dito yung dalawa, yung mag-asawa. Ayan .
So, sa mga motivation ng ibon, yan, parang tao lang yan, kada uwi. Yan. Tapayan natin, karoronda lang, kumasta, di ko na-videoan eh. Andun sila papatlong sa bubong ngayon, guys, papunta sa loop ko. Pitip pa ibon, bumunta pa talaga. Hindi ko na check at time eh. Hindi pa kasi masyadong excited mag-check ng time. Hindi na may inorasan ng ano, wala namang points yung ano, training natin. Importante lang sa atin, matuto sila ng way. Tapos, pagpalayo ng palayo, yan. Kung tayo nagkakaroon ng oras na ano, matatimingan natin pag nasa 100, 150 kilometers na. Unless lang ako sumasali ka ng pooling, importanteng mamonitor mo yung uwi ng ibon. Sa training. Pero pagka naman derby naman eh, may mga times na nagde-derby ako, hindi na ako nagbabantay. Usually gano'n naman eh, sagalaan ako pagka ano, training, matik naman pumapasok yung mga ibon. Ngayon lang, first toss, medyo nangangapa pa sila, or pwede naman na bitin pa sila sa 20 kilometers na hagis natin. So, ayan. Tabihan na natin, baka ano pa, baka nagpunta pa yun sa Sogo Hotel yung dalawa. Check natin maya-maya. So, ayan na yung dalawa. Papala-landing na. Baka natin. Ito kanina, tapos pagdating ko, nag-gastahan pa eh. Tomorrow na pa. So guys, ito na yung dalawa. Nag-gastahan pa. Pasok, pasok, pasok. Ayan, pasok mo sila. Buwis dito sa ano eh. May third party pa rito sa ano. Sa trap box. Ayan, pasok mo kayo. Cut. Actually, hindi ko na sila kailangan hulihin guys eh. Kasi pagka dating ng derby, meron tayong iklak. Pagpatong niyan dyan. The moment na pumatong siya dito sa landing pad natin, clock na siya. So ngayon, di pa ikinakabit yung i-clock. Yung landing pad pa lang yun dito, naka-install sa ilalim. So yun, ikakabit ko to sa ano? Sa outlet. Sa i-clock natin. So, ewan ko, pag may oras ako sa Lunes siguro, ano yun natin? Lagyan natin to ng microchip, yung mga sing-sing nila. Tapos magpaband assignment na rin tayo sa MMFC Club. Ayan sila guys. After itos, nagkastahan, rumonda, di man lang iniingal. Ayan, pick na nila siguro. Papatapos pala ng lugon eh. Kaya mga gusto kong ano, lalaban mo ng north, papatapos pala maglugon. Ayan, dito aangat. Dito yan, iinom ng tubig. Sila, inuman nilang tubig ko. Good for one day na to, hanggang 20 ibon. Ayan ngayon, nasa 15 lang sila sa kulungan. Ayan. Yan, tubig lang. Nagtatanong ko ano yung mga yun. Wala, nalaglag lang yan galing dito. Mga grits. Pero ano, tubig lang tayo. Pagkalapit yan eh. Iba kasi masyadong ano, nervyos. Ano daw papainom pagka nagtos. Pagdang training. Bagay, kanya-kanyang preference eh. So parang di ba lang iniingal. Ayan o. Ito, sasali natin ito na old bird. Ayan, isang yun. Gwapong gwapo. Ayan, inaway pa na isa. Ayan, mga lumipad ko. So, guys, bigay tayo ng content treats. Ayan, diba? Ganda nito. Di ko alam to. Babae, lalaki. Babae yata itong isang to. Ayan. Diba ito? Ganda chicks, oh. Chicks na chicks. Anak ni Maximus. Napunta na kay Mr. ano yung ano nito? Kapasya na kay Mr. Galang. Kalimutan ko yung first name eh. Hindi po yung Galang Brothers ah. Although taga Pangasinan din yon or Pampanga yata, pero ito po. Ayan. Ayan sila. Ganda-ganda niya. Hindi pa tapos ang logo niya eh. So okay na yun, at least matapos na ang lugod. Kesa naman yung magde-derby tayo, lalo na sa norte, masama panahon.
pagka derby mo, papalugod pa lang ibon. Pag once na naglaglag ng balahibo yan, talo ka na agad. Ito papatapos na eh. Makikita yun sa ulo na lang ngayon, hindi pa ipapalit. Kaya ito rin yung isang yan, no? Ulo na lang, hindi ipapalit. Ito, pignan ng balahibo niya. Tatapos na rin maglugod. Pa, isa pa. Oh, yan. So guys, importante, lalo na po sa mga first time magte-training at yung mga newbie natin, pagdating ng iba, huwag niyo po masyadong kalikutin. Minsan kasi, na-stress na nga sila sa biyahe, na-stress po sila sa lipad. Pagkatapos, pag-uwi, kakalikutin nyo, lalamas-lamasin nyo. Hindi naman po yan yoga para lamas-lamasin. Yung ibon, pag-uwi, maganda, pahinga, pagbigay nyo ng kailangan na ibigay, pagpapa, paggamot nila, or kung ano man yung mga vitamins ibibigay nyo. Pagkasubo nyo, or say for example, during race, pag-awan nyo ng sticker, or kapag nakapaglakma sila, hindi na po kalikutin yung ibon. Pagka maawa naman kayo, kahit naman yung chicks eh, kailangan nun pahinga. Ibon pa kaya, masyadong nadurog yun sa lipad. So guys, ito po muli si Lucas. Hope you like this video. Share nyo na rin po sa mga tropa natin, especially po sa mga newbie. Yung mga veterano, pabayaan na natin sila, marami nang alam yan eh. Pero ito po, sinishare ko po sa mga newbie para po makatulong sa loob natin, sa paglipad natin. Hindi man tayo siguradong mananalo sa karera, pero at least, andun po yung nasa right way po yung ano natin, ang pag-aalaga natin. So, maganda ibon mo, maayos pagpapa mo, pagmamalasaan sa ibon mo, ayan, medyo yamado po kumbaga sa sabong. Ito po ulit sa Maximus Love TV and happy flying po! Malapit na po ang North Day, yung iba po nag North Race, yung iba po naglakarera na. So good luck po sa lahat.